Second team pick. Night Stealer. Remaining. Team secrets. Witch doctor. Team secrets turn to bad. Remaining. Team secrets turn to ban. Ten seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Radiant team pick. Five seconds remaining. Ngayon, nagbabalik kami sa aming last series, Lower Bracket Infamous versus Team Secret. At mabilis to. And eto guys, sa mga hindi nakakaalam, uli naglaro tong dalawang to, Team Secret Infamous, TI7 pa. Group stages. So medyo matagal-tagal na. Dami na nabago. Parang yung... Tsaka yung dating lineup ng Team Secret, no, nandun pa si MP, tsaka si Kezu. Yung dating lineup ng Team Secret. Pero, Rubik. Third pick Rubik. Deny pick na siguro to. No? Siguro. Pero, kita niyo kasi pag ginawa ni Absor yan, matik. Ang hirap. Pero, Oracle, di ba napipick to? Usually, hindi siya, I mean, hot pick siya ngayon. Ah. Most pick kata ngayon yan eh. Tsaka taas din ang win rate niyan ng Oracle. Kita niyo, tandaan niyo na yung mga most pick na hero. Yan, Lifestealer. Gamitin niyo na sa pub. Gamitin niyo na sa MMR. Kung ano yung trending ngayon, try niyong gamitin. Okay. Tsaka pag ano, alamin niyo rin kung anong weakness tsaka strength ng isang hero na lagi nasa meta. Hindi lang yun yung lagi niyong ginagamit. Kaya pansin niyo, yung mga nag-grind ng MMR, stick lang sa isang hero. Umabot 8 hours live dito. Pwede na lang kung mag-relive. Di, kaya na namin yan 8 hours. Nag-relive ka na ba? Sige, relive muna. Sige, relive muna kami. Diyan muna kayo. We will be right back.
Ha? Oh, wala. Na ito yung mga din yan. Saan yan? Alaska. Ba't siya nandun? Ah, sundalo ba yun? Oo. Ha? Si... Sundalo pala yun? Si Iles? Oo. Oh. Sundalo yun. Sundalo pala yun? Ang shoutout pala kay Iles. Pag uwi dito, free foods na naman. Napakasarap. Hindi. Ano, kaya ka lang sa Ilocos. Ano namin tutururururut. Okay na, live na. So, nagbabalik kami, nag-relive lang kami para sigurado. Each pack, ayos naman yun, no? Yung parang preview nito. Hindi namin kita kung masyado malaki. Ayun. Ayan, yan, yan, yan. Para makita naman kaya. Ayan, pero third pick naman. Wala na to sa ano, ha? Minsan ko lang makita itong Huskar, ha? Oh. Pero okay lang din, man. Malakas pa rin na support. May pa... Ay, dalawang save yung mangyari dyan. Snowball plus yung False Promise. Tsaka tag team, magbe-benefit yung Borbling dyan. So, Sinclair, isang makunat na pang-catch para sa side ng Infamous. Tsaka, ano eh, pagdating sa laning, kayang bugbugin na center yung Borbling eh. Tsaka, at least, may sasakyan na dito yung Lifestealer. Literal, may masasakyan na siya na center. May Stampede. Pagka-Stampede, combo lang agad ng Infest Bomb or Blink Dagger. Kumaka- pwede agad patayin yung Oracle na nasa backline. And shoutout po, Boss Orbs. Mukhang bagong tabas. Bagong tabas, Dan. Bagong tabas ka ba? Pero... Ba't lang, matika ako na mabugay yung ano eh. Yung kakabi ko, nakita ko na ito eh. Napanood ko na itong bench pull eh. Ay, ay, ay. Sure naman na kung ano yan, bench pull ni Zay ulit yan. Nako po. Nakita mo na ito? Oh, di ba? Yung puro swap yung ginagawa. Pag nakaganims. Magandang, para sa akin, magandang pick to kasi pwede mong bahasin yung armor ni Lifestealer. Tsaka ang daming, ang dami din ng ano dito pang sagip sa Morphling. Swap, Snowball, False Promise, di ba? Yan, shoutout naman. Tsaka may pang disrupt din sila, lalo na yung death word neto ni Witch Doctor. Pwede nilang i-disrupt. Pwede sila mag-disengage dun sa Lifestealer. Pero since puro tatlong defensive support yung ginawa nila, nila dito, kailangan siguro nila ng mid laner na, ano, yung pro front line yung para ano pro front line para makinabang dun sa ano sa tatlong defensive support ng Team Secret saan sino di ko kailan di ko kailan lahat naman idol mo eh malinis ba yung mag- Nakaka-flutter may nagana na sa atin, ah. Nagana pag madaling araw na cast. Pigang! Oo, mga pigang. Puyat gang. Pero ngayon, hindi tayo masyadong puyat. Oo, kasi hindi katulad dati, ang umabot na kanina, alas 6 eh. Alas 6? Mabilis lang to. Oo, mabilis. Ayan, mga pigang. Puyat gang, ah, mga puyat gang. Basta yun na yung tawag sa panggabi, pigang. Puyat gang. Naku, yan na nga. Yan na nga. Pag ikaw na print screen yung pinagsabi mo, huge. Ewan ko na lang. Nako, pag na... Ah, ay, print screen. May cellphone ka? Cellphone. Ayan. Four protect one, strat by Papi. Mukhang yun nga yung mangyari. O kaya, three, protect two. Dat pala ginawa akong ano, hindi, kaso, ano, dat ginawa ko pala yung group ko, Pigang, no? Puyat gang, yung, di ba, Urbano? Ah, Pigang. Okay. May isa, tatalunin natin yung sandugang, mga pigang. Huwag sila basa na kayo, mga pigang. Joke lang yun, ah, guys. Ayan. Shoutout kay Kenji Verano Bagaw. Ayan. Ala bang pancit pa kanton dyan? Wala na. Eh. Kape-kape lang kami. Kape-kape lang. Kape-kape, biskuit. Biskuit. Iba na yan, pag kape-biskuit. Lamay. Ayan nga, hinahanap ko. Hindi, ano. May lamay na kasi ngayon eh. Namay ng info mo sa lower bracket. Uy, grabe ka naman. Bama jinx mo. Ang dami nagbe-bet dyan sa Team Secret. Okay. Wala ako sinabing lumipat kayo ng bet, ha? Pero Chaos Knight para sa last pick ng Team Secret. Yan naman kailangan nila na last pick na talaga yung makunat na for frontline. Para, sabi ko nga kanina, sa para makinabang. Sa panggulo. Panggulo. So, mukhang... Ah, okay. So, mid ano to? Mid bench pool. Offlane CK. Okay. Gets. Or pwede... Kasi pag morphling kasi... Ang madalas kong nakikita ang gumamit sa Morphling sa Team Secret, si Nisha. Matic mid yun eh. So pwede rin natin makita na bench pull
side lane, Kiss, Knight side lane, tas Morphling na mid. Ginawa na ng Team Secret yan dati, off lane na Vengeful, ah. mid na Morphling, tapos safe lane na kayo, Snipe. So, pasigaw naman dyan mga pop, si Vladimir habang di pa nagsisima, si Vladimir D. Ayan, Vin Ramos, prop, Nabi o BP? Nabi ako. Nabi attack, manalo matalo, Nabi. Nabi tol. Ayan. Pwede siguro mag-tinkat dyan. Or, Shadow. Pero last pick. So, kompleto na yung ating drafts. Game number one, lower bracket po. Mm. Lower bracket, Team Secret versus Infamous. Game number one, sisimula na. Ah, okay. So, Nisha Morphling. So, matik mid to. Kasi kung Chaos Knight na mid, ay, Kandorugi na ano yun, ESF eh. Pero sa draft, papabor ako dito sa Team Secret. Mas madaling i-execute ano? Yung nila, yung gameplay nila. Tsaka ano, hindi ako, ano dun sa, ano, sa SF na last week. Parang kulang sila sa crowd control. Tsaka sa lockdown. Para dito sa Team Secret. Pero game number one. Sisimula na tayo mga sir. Ay, pa-shoutout naman dyan, boss. Si paring Drarik Ayla. Wait nga. Ayan, Boss RC, what's up? First 10 kills? Ayoko muna mag-first 10. Hindi, nag-bet kami kanina first 10 kills. Nag-bet ka? Oo, dito sa... Panalo? Hindi. Ngayon pa lang, sa Team Secret siya Infamous. Saan ka nag-bet? Sa Secret. Kasi may mga tatalong eh. Pagtanghali, tigang. Tanghali yun eh. Tanghali gang. Tanghali gang. Morning gang. Wala tayong ano dito, wholesome tayo dito mga tol. Mga tol, wholesome tayo lahat dito. Kayo na bahala kung magbigay. Wait lang. Pa-shoutout from South Korea, Critical Boys at Hot Mamas. Ayan, lagi natin nakakasama yan. Oh. Madaling araw. Sila pa-shoutout po si Tristan Tordesilla na matulog na po. Ayan. Tulog na. Pero pakilala natin mga player natin, paring Dan. Yan. Observer, sino ba observer? Si Wepas. Buti nandiyan si Wepas. Wala na natin yung mga player natin for the side of Infamous, si Papita on the center sa Infamous, si Mason on the Lifestealer, si, sino tong Wu? Wu lang yan? Muz lang. Wuz, ayan, Wu on the Witch Doctor, si, ito naman, si Muz. Ano ba yung mga pangalan na itong Infamous? Nahihirapan na ang mga naimba mo sa Rubik para kay Moose, si Timado naman on the Shadow Feed. Aside naman na Secret, we have Papi sa kanya Oracle, Yabsur on the Task, Nisha sa kanya Morphling, Zai on his Vengeful, and Midban sa kanyang Chaos Knight. Ayan, shoutout kay Nobel, ayan. Nagpalit ng DP, ibig sabihin, Blooming. Naku po, patay tayo dyan. Best of ano? Best of 3 to mga tol, best of 3. Ayan, shoutout po Lodi. Habang di pa tayo nagsisimula, ubusin na natin yung mga shoutout na yan. Kenji Averano Bagawa, Daryl Abelo, shoutout naman from South Korea. Ayan yung mga Critical Boys. Jamar Ace Mendoza, ayan, kasama natin pag madaling araw habang di pa nagkaka-first love. Shoutout din kay King Roy de la Cruz, kay Cyril Lumombang. Sino nanalo sa Mineski? J-Storm, 2-0. Wow! Grabe si Iles. Bumaba rin. Pa-shoutout naman si kay Jardy Carl Morales. Ayan. Tsaki, ano yung dami kasi. Wait lang. Giki Felizarta from Canada. Ang dami. Nagtatabunan bigla. Ayan. Shoutout kay Kuya Josnik. Oy. Si Kuya Josnik. Hello. Mahirap talaga pag nasobrahan sa anong, nanlilikot yung katawan ko eh. Kung uminom na ako ay, ng... nga pala, dito na tayo. Dito tayo titingin. Uminom ako ng sting, tapos nakalimutan ko uminom ng sting, nag-cobra pa ako. Nag-sting ka, nag-cobra ka? Hindi, nakalimutan ko nga, tapos nagkape pa ako bago. Ang hirap pala pag, ano no, may, ay... Bama mo yung dila mo, may ano na, may venomous na yung dila mo. Lason na eh, no? O cobra, tapos sting. Ano na, Viper? Naging Viper ka na. Viper na ako eh. Ayan, so game na po. Exit mo nga itong observer na to. Ayan, close natin.
Yon. Hindi, yung sa... Yon, Courier Snipe Dragon. Easy lang. Easy lang. Dumaan lang ha. Parang snatcher sa kaya po. Sige. Guys, pag nagla-lag, once, wala na tayong lag. Sige. Good. So, dito yung... Saan yung may lag? Dito. Dito. Sa net, Dota TV. Dota TV, okay. Sa Dota TV. Ah, okay. So, focus muna tayo sa game, yung first race, second race. Hindi niya na pinato yung, medyo malap na bato niya na yung second and third dito sa may mid lane. Ako, iiwasan ko magpaka-bias, pero Team Secret Siyempre, mas malakas na team to eh. Team Secret. Pero sa draft naman, medyo may papalag naman dito yung Infamous. Lalo na pag naka-free farm dito si Mason sa may top. Shoutout mga team Puyat, Luis, Trangia. Tsaka pag nakikita ko naman mga lifestealer mostly pag early game, mabilis mag-snowball. Nakapag-regents agad, nakapag-arm late, mga ganong build. Pero, tapos medyo malabo ng matalo baliktad, pag nag-snowball yung lifestealer. Kagabi pala baliktad yung laban, wala ka sa Puyatan. Oo. Intense yung laban kagabi. Oo, napanood ko. Medyo intense. Ayan. Alas 6 na ako nakatulog nun eh. Ayan, pareho pala tayo. Ayan. Production value incoming. Grabe, may viewer pa ng rune. Sana laging ganyan eh, no? Viewer tayo ng rune. Ayan. Mike Criserio, idol shoutout naman habang wala pang clash. Pabati sa misis ko kaya Diana Vergen. Lag po. Hindi ko alam ba't naglalag, pero ayusin na namin. Boss Herb, sisigaw mamaya. It's a disaster. Hindi, kailangan maramdaman. Siguro sa finals na yun, nireserve yun sa finals. Ito lang problema ko kaya, no? Kay Morphling... Uy, wait lang. Ginugo nila dito habang paralyzing cast magbabounce. Makakaligtas pa rin dito yung CK. At safe pa naman. Wala pa tayong first blood na nakikita. Problema ko lang sa Morphling na mid kasi hindi siya... Ay, madali siyang harasin eh. Pag mostly kasi nakakatapat ng Morphling sa mid. Masyadong maras. Kaya ang ginagawa ng Morphling, ang daming binibiling consumable para lang magstay sa lane. Pero okay lang naman yun as long as nakakalasit ka, may pambili ka ng consumable. Eh, nakakalasit naman siya. Pero dito, na-alip ka agad nila. First Naku! Blood, makakukuha ng Sakit. Infamous. Hindi ka nag-first blood? Hindi. Masyado risky yun eh. Risky first blood. Oo. Oo, napaka-ano nun. Kumbaga, basta ayoko bumit ng mga ganun. Yung first 10 kills. Masyadong risky. Bosser, pabati sa kapatid kong si Wancha. Thank you. Charo naman, Infamous to. Uy, sayang, di na-block. Ako, yan yung mga yan yung mga yumayaman eh, no? Yung mga nakabit sa underdog. Ah. Pero so far, okay lang din naman yan. Ano nangyari dito kay Timado sa mid lane. Akala ko, makakrush ni Nisha pagdating sa last hit si Timado. Pero at least... Wala eh. Sakit nung... Isipin mo, sakit nung race mid. One, makakapatay din sa taas. Ang sakit nung race stack eh. Itingan mo naman na pinapalagan na lang dito si Nisha. Wala nakuha! Tinayuan, walang nakuha nga lang rune dito si Nisha. Pero may pantulak. Nakapag-ship attribute naman siya into... Uy! Eto dito nga lang. Si Muza, nakadidi. Nasa gilid. May diding kasama. Nandun yung... Ay, mali! Yung race, hindi tumama. Medyo naduling dun yung Shadowfin. Sayang. Kaya yun, ito mo, dumalo sa mid yung Rubik, kaya tinake advantage ng Team Secret, napatay tuloy si Papita. Nice presence of mind dito sa may baba. Nakuha nga nila yung center. Nasayang pa yung ikot ng Rubik sa mid. Pero ito, si Nisha lumalaban, magtutulak. Rubi! Grabe yung tapang ni Nisha, tibay ng loob, parang cobra lang. Pero living on the edge. Grabe naman na ipaglaro sa apoy. Hardcore? Oo. Mahilig sa hardcore ni si Nisha. Naku, ito na naman. Maharangan pa nila dito at Centaur dropping low dito sa may bottom lane ay saktong dating nga lang galing kay Moose at maliligtas nila yung Centaur. Yan. Pero okay lang din kahit hindi napatay yung Centaur doon, at least na-box out nila yung Rubik para makuha nila yung bounty dito sa may baba. So, 2-4-2 lang. Panchado ni Nisha eh, no? Oo. Alam niya kung paano talaga laruin yung Morphling. Huwag na tayo mag-cast. Pero may paralyzing cast dito sa may top. Patay dito. Going for the support. May Lason pang kasama. Papi, nasa delikado. Papi, masusustain pa ba? Mukhang mabubuhay pa si Papi. Buhay, okay. Makakaligtas nga at safe na safe.
hindi pa nila nakuha yung isang support. Pero dun sa baba, medyo disaster para sa center. Ah. Mm. Masig sabihin mong offlane yan. Kung di siya maka-farm ng dagger, di siya maka-farm, maski pipe man lang, o kaya Crimson Guard, mahirapan din itong ito, ginaw na naman. Go-go nga nila dito, yung support na stun coming from mid one. And they're trying to kill Witch Doctor, pero may magic wand para si Papi. Chest. Retaliation para dito sa Infamous at Infamous, makakabawi ng isa. Tinapos nila kung sinigala nila. Kanina. Masyadong aggressive si mid one, kaya na-commit to, nag-commit tuloy si Papi doon sa kill na. And wala siyang mana, tsaka buhay. Kaya napanish siya doon ng ano, nung Lifestealer pati Witch Doctor. Kung nagtataka kayo bakit medyo makunat si Zai, makunat talaga Vengeful Spirit. Natural na makunat talaga yung Vengeful Spirit. Kaya papalag-palag yan. Yung mataas yung strength gain na itong Vengeful Spirit eh. Ayan, salamat! Oy! Salamat. Na-block! Na-block natin. May follow-up ba? Pero mukhang wala. Wala nang sinunod dito si Tuskar dito sa mid. Facto jungle. Eh, magja-jungle na dito si Tamato. Sa may... Pwede nyo nang gawin ito eh. Kasi mataas naman na yung level niya. Ano, level 6, level 3 ng ratio dito. Pwede na siya mag-flash farm. Pwede niya na rin. Capture naman may... Ay, si ano pala, sorry. Si Moose pala. Si Moose. Nasanay ako pa. Capture, nasanay ka nang may... Nasanay kasi ako pag may Rubik. Si ano agad, Capture eh. Pero ito, lalabanan nila. Paralyzing cast. TP coming from Team Secret. Tuskar nandito na. Papasukin ba nila? Patay ito. Nagamit na yung tag team at mukhang nga napaasin dito yung Witch Doctor and the tag team. Will prevail dito sa may top lane. Shoutout kay Cloud. Eh man, nako, maliit na bagay. Pero, okay yun ha. Kay, ano, kay Papita kasi na first nung dalawa na mag-TP si Absol doon sa may top. Kaya medyo free lane na dito si Papita. Ito pinipilit nila. Pinadalawa talaga nila dito. Medyo mahirap makunat ka. Ang kunat nung Vengeful Spirit. Pinipilit talaga nilang patay. Hindi, tsaka ano, may crown kasi siya. Ayun, kunat talaga. Pero eto na naman, tag team, going for Lifestealer, tapping low, naipit yung kuya mo, 5, pero nagulungan, hindi na kailangan umabot ng stun, pero Papi makakakuha ng kill at nabigyan nila yung Lifestealer. Ganda ng TP ni Absorb dito sa may top, dalawa agad yung nakuha niyang kill. Habang dito si Zyme, napatay naman isang best, pero okay pa rin yung lane niya dito sa may baba. Best of 1, hindi to best of 1, best of 2. Tapos na yung ano, lahat ng best of 1 sa lower bracket. Shoutout naman, Safe One. Dapat yan yung name niya, si Mid One. Anong team po to? It's Secret versus Infamous Lower Bracket. Boss Orb, shoutout naman. Chris Tianela, Noble, Gray, Gumapas. Ayan. Parang kapatid mo ba si Cyril Gumapas? Opo. Pero ito na naman sa may bottom lane. Ginoon na. Yung stamping, pero ito na yung Tuskar. Aabot ba yung Snowball? Ay! Medyo off yung harang niya dito na may shards. Pero ang sobrang kunat na kasi ni ano ni tag dito. Ni midban kasi may crown na, may threads pa. Parang imposible niyang ma-solo kill doon ni so, Centaur. Ayan sa mga nagiiinom diyan sa Antipolo, shoutout sa iyo. Nakalimutan ko na 'yung pangalan niyo pag scroll up. Eh. Paan naman Judge? Nung sa ano, preview editor. Hindi kasi namin kita eh. Ayan shoutout kailan sa inyo Carlo diyan sa tropa niyo sa Antipolo. Hello, hello sa inyo. Yan, yan. Boss Orbs, puyat na naman ulit tayo. Hindi tayo mapupuyat masyado ngayon. Mm. Pagkatapos na ito, magde-Devil May Cry na kagad ako sa taas. Ay, yeah, meron na. Hindi ka, ha? Hindi ka pa nakapag-Dota. Huwag muna Dota, tapusin ko muna yung Devil May Cry. magde-Devil May Cry 5 muna ako bago mag-Dota. Pag natapos ko na, siguro mga 5 hours lang naman yun eh. Tapusin ko na madaling araw, tapos magdodota na ako. Pero, hindi ako magtuturbo. Nag-TP na dito si Zay, ha? Ginown na nga nila dito, pero hindi pa nila napapatay itong Lifestealer. Mm. Pero ito, Shadow Fiend. Early ano to, rotation. Nakasmoke na sila ni Ruby, kahanap ng potential kill dito sa may top. Oo, nag-prepare sila sa, ano, sa mga bounty. Papi, mahuli ba nila dito? Papi, nandito na yung barangay ng Infamous. Race na naman, hindi tatama. Alay na medyo to. Medyo naduling, pero ginogo nila yung Vengeful Spirit at Vengeful Spirit yung mamamatay dito sa top. Oo. So, parang eto na lagi nangyari, ano, nakikita ko sa Team Secret na kundi support yung nagiging punching bag si Zai. Si Zai, si Zai laging nagsasacrifice para doon kay Maidban tsaka kay Nisha. Kunat ba naman? Pero sa tingin ko, sulit lang din naman eh.
Kasi diba, naka-free farm si Nisha, pati si Midwan. Sa kanina pa siya hindi nagagalaw sa mid eh. Giginagaw siya ng SF pero tansya niya eh. Tansya niya kung kailan siya. Hindi nagagalaw. Oh. Ibig sabihin. Alam niya na yun. Hindi ko na kailangan banggitin. Sumasakit lalo ko. Pero to, center naman, hindi siya magbabanggard or hood ah. Rerekta niya agad yung ano, yung dagger dito. Pero sa tingin ko, dagger tapos nag-Midas to, so medyo mababa yung damage output pa dito ng Lifestealer. Pwede pa siyang palagay. Oh, sa tingin ko, mas okay sana kung mag-Vanguard na lang muna siya. Kasi ang gagawin naman Lifestealer dito, magpa-farm muna eh. Magpa-farm niya muna yung Midas. Mga, na-reality rip dito. Ang swerte! Doctor, umabot yung stun. Andito yung Witch Doctor, pero may Stampede para makatakas dito yung side ng Infamous. Makukuha pa rin nila yung Centaur dun sa may bottom lane. Oh. At mukhang di pa tapos yung flash nila. May mamamatay pang isa. Rubik madadamay pa. At sulit. Nagamit na yung Phantasm. Stampede. Napatay pa nila yung dalawa sa may bottom. Swerte yung ano dun ha, ni Midwan. Kasi ilang chance ba yun? Yung sa Phantasm, yung magkakaroon na extra illusion. Saan na yun? Wala bang chance dito? Alt? Sobrang illusion na nilabas niya. No? Alam ko may chance lang yan eh. Di ba, ba't hindi nakalagay dito? 50% ba? Wala kasi nakalagay dito eh. Valve? Sa kapatid ko what happened? Kahit Dota, kung hindi gumagaling, salamat po kuya, sabi ni Drone. Bati naman sa misis ko kay, nabasa ko na yan, mukhang bait nga yung kanta. Bait yung pangalan ng misis ko, ano ba yan? Shoutout naman po kay Andy na nasa Piso Net kanina pa. Man, makukuha nila dito at umaban yung secret sa ilalim ng tier 1. Yung ginogo nila dito si Mason. Alay. Mason, makakakuha ng Tuskar. Habol pa ba yung Infamous? Pero okay hindi na. Si Midwan naman dito, hindi siya na gano'n. Naging greedy, arm nito agad binuo. So, mabilis siya makapag-online dito kahit papano. Parang bigyan niya yung space ini siya. Na sobrang... Ilan ba yung ilo na nilalabas ni ni CK? Tatlo, diba? Hindi, pag level 1 kasi. Tatlo. Dalawa lang. Dalawa. Pero ilan yung... Ay, hindi. Mukhang wala na. So, fix na to? Yung tatlo? Hindi ko alam to, ah. Kasi dati may chance lang na magkakaroon ng ng isa. Pero mukhang fix na to na level 1, level 2, level 3 yung Phantasm. Tatlo na talaga yung mabibigay na illusion. Okay. Pero hindi ko alam yun, ah. Mismo. Smoke na dito. Mukha nga nang wala nang chance. Sakit naman nun. Oo, wala nang chance. Uy! Uy! May nahuli dito at makakukuha nila si Nisha. Dalawang race lang. Pero mid-tier 1, nandun yung save. Nahuli nila yung SF. There goes the lockdown. SF will go down. Here comes Team Secret. Papi o papalag pa. Papalag yung Centaur. Pero nice snowball. Deathward kumakalat sa mukha ng Secret. Pero Secret. Mamamatay ba dito yung Tuskar sa gilid? Mukhang buhay naman. Makakaligtas niya. Pero, ayun, dalawang mid yung namatay pero lamang pa rin Team Secret doon dahil nakabasag sila ng Tore sa may iba pa. Dang si Midwall lang yung bumabasag doon. Daming kinabit pa nila yung Deathward. Oo. Pero sulit naman yung kill nila, Morphling. Kaso kapalit ng SM. Oo, dalawang core nga lang. Pero alam ko bago siya mamatay, nabili niya yung mecha so wala siya masyado ato na nabawas lagot kahit pa paano. Naku! Nasuntok dito di siya pwede mag-TP out dyan. Pero eto, naharangan nga ng Aisha. Na eto na si Nisha, may swap pang kasama. Grabe yung gulo. Ang bilis, parang ano lang. Yun nga yung problema dito kay Lifestealer na hindi siya pwede mag-reach TP kasi may Walrus Punch, may swap pa. Ang daming mag-i-interrupt sa reach TP niya. Kumbaga pasok lahat sa magic immunity niya. Pa-shoutout naman kay Budang, get well soon, I love you. Uy, sweet mo naman. Sweet naman sana all. So, darati, iba na iba lyrics na ito. Morphling man, Scuddy ah. First item, Scuddy, parang bibira ko lang makita yun sa Morphling. Ang hirap na i-burst dito ng bench pool eh, sa totoo lang eh. Oh, kasi drums, threads, tapos magano pa sa medallion. Kaya... Pero gusto ko agad makita pagka medalya, mag-games na agad siya. Para malakas mong boss. Hindi ngayon pa nga lang, grabe pa nga lang sila mambuisit yung Team Secret eh. Kita may swap yung
Kumbaga yung composition ng skills nila kanina, saka synergy nila kanina. Ito, nakasmoke sila. Pero dito sa mid, may makikita silang bench pull. Ganda naman nung ano dun. Sinayang nila yung smoke, pero dito sa may mid tier 1, kukunin pupush na lang daw. Infamous. Objective gaming na lang daw at mid tier 1, hindi na makukontest ng Team Secret. Habang nito naman si mid 1, sobrang taba. And mid 2-4 na gold. So mukhang bibili ata siya ng blink dagger. Habang dito naman si Mason, bumili na ng, ano, ng tissue. Kala ko Radiant's tissue lang pala. Tissue lang. Malayo pa, malayo, malayo pa. Malayo pa, tissue lang yung binili niya. Wala pang relic. Wala pang relic na ka. Ay, ano pa, saglit nga, ano, huge. May nagbigay yung 200 stars, hindi natin na-acknowledge. Na, natabunan eh. Ayan, shoutout kay Vern Luz. Oh, Vern Luz na nagbigay ng 200 stars, thank you. Shoutout kay Abot Candelita, ang Dota God ng wait lang. Pero dito, oh, punit! Ang sakit ng kayo dito nung CK. Snowball, tumama TP pa. Lang. Walrus Pancha, plus the Reality Rift mid one with the double sakit. Kill. And Team Secret again, continuously taking the lead against Infamous. 16-minute mark na parang Dan. Siguro kaya pumix ng Infamous dito yung center para pag may Phantasm, mag-ano lang sila, mag-stampede out. Oo. Kaso, hindi niya napap eh. Pero ito, ginugot. Ang kunat na ito ah! Ang kunat naman ng bench pull. Nagmatapang. Pero ito na sa may gilid. Ahabol. Grabe, ahabol dito siya. Ahabol talaga yan. Ahabol lang, sir. Ito na si Anisha, pero hindi na nila itutuloy. Yun ang problema ko, but, ano, dun sa blink dagger na item agad kay Centaur kasi, oh, mabilis naman yung blink dagger niya, pero si ano kasi si Life Stealer yung nag-Midas, so walang damage. Kahit mo, hindi nila ma-burst down agad si ano doon, si Zai. Kasi sa tingin kung nag-armlet si ano, si Mason, at least kahit papano, mapapatay nila yung Vengeful Spirit. Or malaking chance na mapapatay nila si Zai. Mamatapang sila, oh. Alam, tingnan mo, may ano na, Mercenary Retriever. Pero dito... May ano na, Missionary River. Missionarios River. Ano ba yan? Sinasabi ko dyan, Missionary. Missionary? Oo, Missionary River. Si Raulo. Bakit? Si Raulo. Bata, binabangit mo. Ano yan? Mercy Meats, parang kapo na. Ang hirap kasi pagdating kaya sabi ko na Missionary. Mercy Meats. Shoutout kay Mark Bryan. Simula Dota 1, hindi ko nabanggit. Oh, kahit ako. Dota 1. Yung nababanggit ko lang yung si ano, Stigwear. Strategy War. Dota 1 name. Si ano, Blood Seeker. Oo. Ano yun? Tawag ko dyan, Mishitsu. Mishitsu River. Tawag ko dati. Hindi ko mabasa ng Dota 1 days eh. Merchant Smith. Ayun naman pala. May maganda naman palang pangbanggit. Pero, oy, Rubik, mahuhuli nila dito ba? Wala follow-up. Secret, di na nila tinuloy. At alam nila nga nandito yung tatlo or apat na heroes ng info. Pero nag-commit sila ng word dun para lang makabasag ito. Kaso ito yung makunat eh, oh. Bakit makunat yung inuulit nyo? Nasa likod pa yung Centaur. Stampede out, pero may swap. Nahuli pa nila yung Centaur. Centaur is dead. Babalag pa. Huwag nyo unahin yung matigas. So swap pa nila yan, oh. Pero ito, swap. Sa may likod, may swap. TP out. Kita. Wala silang vision at makakatakas. Woo! Ay, sinabak! Ay! Wala. Walang pang cancel. Ito, si Muz. Si Muz. Naku po. Ah, hindi kita. Makakatakas lang. Hindi kita sa Wave of Terror. Pero sobrang ano na eh. Kahit may ward sila doon malapit sa shrine, sobrang hirap gumaw doon kasi kulang pa talaga sila sa damage. Wala din yung ano doon, yung SF. Sobrang ambitious nung ginawa nila doon. Plus may oracle pa na hindi nila makita, hindi nila ma-sight kung nasaan yung pwesto. Kaya nakapagbitaw agad ng false promise si Papi doon. Wala, lamang dito yung SF. Nakita ko na to kagabi. Lamang yung SF, pero hindi makapalag yung SF. Maski nasa taas siya ng network. Si, ano ata yun, no? BP... No one, si no one. BP, ah. Oh, no one. Yun na yung ano eh, yung kagabi, di ba, naiwan siya sa mid. Ah. Tapos nabash, nung nabash niya, sabi ko, ah, GG na to. Hindi, kasi mahirap din mag-SF doon kasi may ano eh, may disarm eh. Kasi doon may pango doon, so hindi siya makapag ano. Eh, yung build niya pa doon, carry build. Oh, right click build. Hindi magic. Kaya nahirapan siya makapag right click kasi may disarm yung pango. Tapos may halberd pa si ano, si Mu ata. Alam ko si Mu yung ano nun eh. Nag-life stealer.
Sir, dito sa may mid tier 1 tower na nakuha na nila. Hirap. Scout lang dito yung bench pull at 20 minutes into the ball game, Team Secret ahead na sa network. Pero tanong ko, mababaliktad pa ba ng Infamous? Etong naku! Naku swap! Bakit ka nandyan, sir? SF going down in flames dito sa heart mid lane. No. At ayun na, heart, hindi na mercenary. Hindi na talaga matakot yung from mountain si midban kasi may heart na, may false promise pa. Ang dami nilang ano, save. Plus mag-roshan pa sila. Dahil online na dito yung solar, ayan eh, yung medalyon ni Zai. Sobrang bilis lang nito. May wave of terror, may tag team, plus yung ano, medalyon. Again, sa mga nanonood dyan, lower bracket to. Mm. Kung matalo sa series, secret, wala na. Tanggal na. Mm-hmm. So, Team Secret. Sobrang bilis. 13, sabi sa ititay, Kuya Lord's. Kaya sa tingin ko, gusto ko talaga yan, yung pick, yun, ano, item decision dito ni Mate 1 na hindi siya nag-bidas. Gusto niya mag-online agad mabilis para makapitalize niya yung pagiging makunat niya kasi ano yun, marami siyang pangsagip eh. Yung Oracle, yung bench pool, tsaka yung task. Kaya tama lang ito na build niya. Plus, nabibigyan niya pa ng space dito si Nisha. Tapos ito, malapit na mag-scuddy. At Nisha kanina. Tingnan mo nga. Ito, smoke agad oh. Ang best na pick-off si Nisha. Isang beses pa lang. Sa mid kanina, yung apat. Yung nag-rotate yung apat sa mid. Shoutout kay Ron, Dizon, tsaka kay Raynel Campos, nagbigay ng stars. Oy, wait lang, si Centaur, patay na naman to. Oo, Centaur, yung pinakamakunat sa grupo niyo. Makunat ba? Ha? Makunat ba? Makunat kunwari. Ah, makunat pala. Kunat kunata. Pero din, yung problema ko sa, ano, sa Blink Dagger na pick-up talaga. Parang ano, nun pagkakuha niya ng Blink, parang isang beses pa lang sila nakapatay. Si Morphling. Si Nisha pa lang. Si Nisha pa lang. Pero wala na. Wala na sila nakuhang pick off dun. Ayan, so afterwards. Ito na yun, ano. Ito na iniilong ko kay Zai. Di ba, magaganis na siya. Ako po, ayan na. Tinupad na ni Zai. At Team Secret. Diyan, mahirapan na sila mag-disengage dyan. Dahil yung swap, sobrang bilis na ng cooldown. 10 seconds. So, mahirapan sila makapag-stamp it out dyan once na ibitaw ni Midban, yung Phantasm niya. Isa-swap niya lang. Isa-swap niya lang kung sino yung gustong mag-back. Sino panalo game number 1? Wala pa. Eto, pupush na nga sila dito. Ang hirap pigilan na ito. Team Secret. Medallion. Sa may mid-tier. Kinopia pa. Kinopia niya na dito si Lifestealer. Lifestealer naman, ina-attempt i-defend yung kanilang tier 3. Pero nandun yung sustain sa likod. Naka-ready lang yung Team Secret. Walang katakot-takot kung si paring Nisha and Morphling. Usok ito! Yun lang na nakit dito yung Lifestealer na boom! Give me the boom! Sabi dito na nga, Secret going for the mid lane. Rax, Team Secret. 23 minutes ang hirap na ito, boy. Wala lang silang halos ginagawa. Oh, kailangan nila hanapin yung nasa backline. Kaso ang ganda ng pwestuhan nila, hindi sila, ano, spread out yung pwesto nila, hindi sila compress. Kaya ang hirap mag-initiate sa side ng Infamous. Dalawa pwedeng mangyari. Pasukin mo si Nisha, nandun yung swap. Nandun yung snowball. Nandun din yung false promise. Kaya mag-decide ka nalang paano mo kailangan patayin niya nasa backline. Ang mangyari dyan, kung gusto mo nang hanapin yung backline, yung mga mismong backline, sila yung magsasagipan sa kanila eh. Kunyari, igaw na Infamous yung Oracle, sasagipin ni Zai. O kaya, igaw ng Infamous yung task, sasagipin ni Zai, sasagipin ni Papi. Kaya ang hirap po, ano, ang hirap ng gagawin dito na Infamous kung gusto nilang pumalag. Ang pinaka-crowd control lang nila dito, it's Centaur. Centaur. Yun lang. Tapos ito, push na naman sila dito. Ay. Tingnan natin, Team Secret. Ito na yung second attempt ng Secret sa tier 3. Kulang sila sa damage nila dito. Walang magawa itong Infamous. Infamous, tinatry nila lumaban. Ay na, first promise lang. Nila, pero wasak kagad dito yung Centaur. Pinakamatigas na wala Mason, kagad. Patay pa. Mason, mawawala na rin. Pero Mason, nabuhay pa. Pero yun lang, SF, burado. Burado kagad yung tatlo sa side ng Infamous. SF, mabubuhay. Pati na rin itong si Rubik. Pero Rubik, not for long. Here patay comes Team Secret. Rubik is double out as kill. Well. At yung SF na lang yung matira. GG will be called game number 1 and will go to Team Secret. Sobrang ganda ng draft ng ano ng Team Secret. Kasi wala silang ano yung magbibigay ng vision sa side ng Infamous para makita yung backline. Wala sila. Kulang sila sa ano gap closer para doon sa ano sa support ng Team Secret. Eh, sa tingin ko kasi pag mga ganitong drop, ang kailangan mong mahanap na ano, ay kailangan mong heroes para makuha yung mga defensive support. Either may gap closer ka
O kaya dadaanin mo sa push. Kasi pag dadaanin mo sa push, anong silbi ng mga defensive mechanism ng ano ng kakalaban yung team kung puro push lang gagawin niyo? Kasi lang yung nakaka-push kanina. Mm. Kaya ang hirap na, na ano sila na sa tingin ko outdrafted sila ni Papi doon. Saka skill wise. Ah, mas talaga si, malas talaga Team Secret. Against sa Infamous. Eh, well, ito nga yung mga ano si Mason, no, nagaling na ng EGN, pero kulang pa eh. Kulang pa yung experience niya. Tima doon, tagal na rin. Pero itong mga bago, si Moose, si Wu, si... Ayan, si may inexperience pa yan eh. Mm. So, magbabalik kami for game number 2, guys. Sit back, relax. Last series na natin, medyo mukhang mabilis matatapos. Mm. And the Wombo X Combo, we will be right back.